Eto na boards! Open! Up, up! Legendary! Kahit epic man lang. Yun! Yes! Epic din. Pero sword yung binigay. Papalitan natin yan. Papalitan natin ng bow yan. Kung ba, legend boards. Palitan ng bow yan. Ito na yun. To. Yan o. Oh, pwedeng mapalitan. No? 1,000 diamonds o. Oh. Siyempre, doon tayo sa bow. Yun. Ge. Ito, palitan natin. Ayok na yan. Kaya may dias na tayo eh. May diamonds na tayo. Ito, boom! Boom na agad, syempre, words. 1,000 dias. Tapos ano po, legendary, no? Oh! Up! Up! Okay na to. Oh, matindi pala yung animation ng epic, ah. Yun! Nice! Confirm na natin to. 3,000 yung next. To. Equip na. Yun. Alright! Tara, pa-level na! What's up mga boards? Kamusta? Jamski here with our new game, Nightcrawls. So, this is my fourth day playing Nightcrawls and I want to share with you some tips and my learnings playing the game since its release or since the first day. So ano-ano nga ba ang mga natutunan ko as a beginner sa paglalaro ng Nightcrawls? Note that wala akong experience sa paglalaro ng Nightcrawls unlike the others na nakapaglaro sa Korea server. Yeah. So, here we go. Always and always follow your main quest to open up game contents and higher maps. This is a must, lalo na sa mga MMOs na laro, gaya ng Nightcrawls. Also, do your side quests for more XP or experience, materials, and gold. Bakit? Kasi yung gold na yan, kailangan nyo for the skill books. Yes, binibili po ang mga skill books dito sa Nightcrawls. And medyo matagal makaipon ng gold. So, doing side quests with gold rewards like this really helps a lot. Unless may pangkaskas ka at makakabili ka ng gold sa cash shop. Pati yung mga daily quests natin, kailangan tapusin din for XP and of course for fast level, syempre. Huwag nyo kakalimutan mag-check ng daily quest nyo dito. Lagi. Second, magpa-level ka. You can AFK as much as you like. Basagan ng cellphone to boards. Again, the higher the level, the more that you will unlock more game contents and move up to higher maps na may mas magagandang loots or drops. Also, don't forget to set your party settings like this for the auto party. Mas mabilis matapos ang mga quests pag naka-party. As per experience yan mga boards. Tandaan ang ibang quest dito, you are required to kill around 200 monsters. Yung iba, I think may nakita pa ako sa guild orders, 800 monsters. So, mas mabilis talaga kapag may party ka. Of course, for fast kill purposes. Third, don't forget to enhance your gears. Again, enhance your gears. The higher the damage, the faster the DPS, the faster you kill, the more XP points or experience points you gain.
Also, yung iba hindi hindi nag-enhance ng gears. Tapos nagre-reklamo bakit ang hirap daw ng chapter 19 sub quest 3 na Death Knight. Malamang walang naman yung equips mo. 'Di ba? Nakikita nyo din mga post na ganyan sa Facebook group pages ng Nightcrows. Ganun yung mga post na mahirap daw si main quest 19.3. So, common sense lang eh. Walang naman yung armor mo, sasaba ka sa laban. 'Di ba? Next collection. Don't ever ignore this content of Nightcrows. Dahil dito mo din makukuha ang malalaking part or ang malaking part ng character progress mo, especially sa stats. So to complete your collections, register nyo lang dito yung mga mats or mga drops ng monsters. Gaya din sa ano, mga boards, sa Mir M and sa Mir 4, may collection din, di ba? So more completed collections, more stats. The higher the character progress. Also, don't forget the dungeons, like the Land of Prosperity, kung saan pwede natin maloots ang Morion or Morion, not sure how to pronounce it or to say it, which is essential sa pagcraft ng gears natin. And mas maraming gold ang ma-farm natin doon. Yung Forest of Training din for more crafting materials na kailangan natin para magcraft ng ating mga blue gears. Same as Irleta Temple and more XP and weapon proficiency naman sa Sangkona Ruins. Ano nga ba yung weapon proficiency? Dito yun, boards. At itong XP bar mo sa WP or weapon proficiency. And ito yung mga proficiency levels niya for more stats and character progress, syempre. So the higher the WP, the more of this will be unlocked. So, syempre, included dyan ang Masarta Ice Caverns na may 8 hours limit lang per week. Yes, weekly yung reset ng Masarta Caverns. Ubus na kasi yung sa akin eh. So, more mats and XP dito mga boards. Dito nyo din maluluts ang Seal of Advancement. Syempre, na-accumulate mo na yung mga mats mo. Pwede ka nang mag-craft ng iba't ibang gears that you like or that you need. You'll spend around 12,000 distinction insignia for the mats only or yung materials lang na for crafting dito sa Battlefront NPC. Kung kasali ka na sa guild, actually, dapat sumali ka sa guild agad. kasi syempre, sense of belongingness at may grupo ka na para party-party na lang kapag nag-quest ka. And don't forget to do your guild quests or guild orders. Para syempre maka-help ka ng pa-level sa guild, and then once na mag-level yung guild ninyo, may mga bonus stats kayong makukuha. So kung freeloader ka na player, o ibig sabihin hindi ka spender, so F2P lang daw, hashtag F2P, doble sipag ka dito talaga. Mag-farm ka ng match, tas benta mo sa exchange to gain diamonds. Tas ibili mo yung diamonds ng pang-summon. Dahil malaking bagay ang weapon style and mounts dito. So, may stats sila per collection completed. So, kung nakita nyo naman, yung iba, alos, ang dami nang sinasummon na weapon style and mounts. And syempre, every time na makakakuha kayo ng bagong weapon style and mounts, may mga stats na nadadagdag din sa inyo. Another character progress. So, kung spender ka naman, I suggest simulan mo na sa step up packages. Kasi doon, guaranteed ang epic weapon or epic mount na summon. More or less, gagastos ka ng around 17,000 pesos sa isang step up. 17K sa step up package sa epic weapon and then another 17K para sa mount. So, swerte na lang boards kung makakuha ka doon ng legendary or yung pinakamataas na mount or epic at hindi mo nabuo yung 17K na bilhin yung buong package. However, meron naman mga items dito sa cash shop pala na you can buy in gold. Ito yun, may mga summon dito. Ito boards! Yan. So, merong summon dito according to your level na pwede mabili ng gold. And this is daily. Same sa Mir 4 and sa Mir M din. So, I think that's it for now. Yung mga learnings ko no sa 4 days na paglalaro ng Nightcrows. Well, of course, magandang graphics ni Nightcrows and still, parang basic pa lang yung contents niya. And I know there are more contents to come, so tingnan natin.
But for now, hanggang dito na lang muna mga Borgs. Kita-kits next video natin. Please like this video and of course subscribe to our YouTube channel for more Nightcrows videos. Kita-kits sa live stream natin sa Facebook and sa next video natin. Keep safe mga Borgs. Happy grinding. Happy farming. Happy gaming.